pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayo. Sige po ko ba naman sa mga yawa ng sayo ba mo? Kini atong pagkinabuhi o sanay ni pagsangyaw na ito sa or farm na, church na, worship. Kung nagsangyaw ka, hindi nagpuna sa atong kakalimon. Pero, sa ko po sa tiyan. Hindi mo ako putan. Nya. Muna siya nga. Hindi na ito kalita ng pagpasalamat, no? Sabi sa napulo ka pilihatan sa Ginoon, lima na lang, no? Ano mo pagpasalamat? Ulit siyong yato siya ang paskan, taas sa pag-apo. Yung ginamos gali, nakalimutan yun. Ano kayo, ginamos man. Nya. Maayang ka sa mga maayang, no? Ipagpagpagpag ang hog nga. Kuan, di mudawag ng panitang mga mayong butanggikan sa Ginoo, dili ang mga kadaot. So, ang tanan, salamatan na ito. Manuman, napagawas na ito, buhay kita. So, yun ang ito, ubiya rin kita ni kalibutan niya. At yun ba, ang lumalaway lang kita tanan din niya. So, atong ipangka na nga, kung sa Diyugha ta, sa Diyan, maapatan din sa kalibutan. So, nalipay ba ang Ginoo sa ako ah, kalibutan. So, hindi lang para sa itong kaugalingon ka. Pagpangayon naman yung pagpasalamat. Gidayag siya sa tanan nga iyang dibuhat, alam ka na ito. Ang paghatag o panahon araw ihapon ang atong mga panalangin, ang sigurado nga makapalit mo sa atong pagtungo, nga ikinahala sa atong pag-ampo. Sa ito pa, magpadugang bilin sa ito ang pagtungo sa atong kalibon, no? Kung kita nagpasalamat sa ito. Usay, ato kita mga panlalungan na sa itong palibot, maaaraw ko sa'yo nga, maaaraw na dagat, no? Nga, kanunay man na siya nagbundo o manindagan. Samantala, kung magyabo ko ng tubig sa kuwa, magagal niyo na siya, na malapag ko, pero ang dagat na naman, muna na, pagkamaayo ang Ginoo sa matagusan na ito. So, usay, mapaghimay tayo kung galing sa kaayos si Ginoo. O sa kusano sa kagamay, siya, magkala ko sa kumupo, asa man, sumpay, ano, no? Ano, ito ko po siya. So, yun na, kapangyarihan ng Ginoo. So, kinahalan din na ito siya pasalamatan. So, instead na mag-unong ang problema, pulihan na ito pag-ampo. No? Amen. Wala na siya naman. Di ba muna iya sa Ginoo? Sa nangapot na ito ang problema, di na namin kabalaka. Kundi ang damo. Pero ang tao na ipagtugyan niya sa tungkuhin ng Diyos, wala yung kabalaka ng mga abot. No? Amen. Amen. Di ba sa Matiyo nga, ang mga kabalaka, di ka maglugang sa itong kinabuhi. Kung talagang yun ang Ginoo, so kung mag-imay sa ito, ang kinin kabalaka, di kayo maglugang sa itong kinabuhi, siya rin siya, usan siya, kanser na mukot ka natin. No? Dili maay na sa itong kasing-kasing magkita ang Ginoo nga natin, mga kabalaka. Ano man, ang Ginoo isok makapamuhan ka na ito. Ano man, nagduha-duha man sa iyang kahungan. No? Kasi mabalaka, pilita sa bugas, bisa ibutan na sa Matiyo nga, ayaw mo kabalaka sa inyong kalangkong, kaya bisa pa mga ang mga langga, magibuhi kong galit na ako, ipakaong magalit na ako. Ang inyong hakan mo, alam mga kapamayo ka na ako. So, ayaw lang kabalaka, iya mo ba? Ano, kabalaka mo sa uma? No? Kuwan ka ron, mag-worship ka ron, mag-ugin na siya first time, ang ato rin mag-organ first time. Mapasalamat ko sa Ginoo kay kabalo na ibig sila. Nag-ugin akong pasalamat niya ngayon soon nga siya. Bisan adlaw-adlaw yun nga daghan o trabaho pero siya naghatag na ko kusog. Bisan daghan mga pagsulay pa sa Ginoo ni Sister Joan nga. Daghan yun. Pero ako yung kasutin mga sister, i-ignore na yun na sila. Marag yun na eh. Kuan na to. I-ignore na yun na sila. Kaya wak mo na sila yung nainin sila yung kinabuhi. Kaysa 1 Pedro 5 8, ang si Satanas, mura siya griyon nga nangagulog. Mangita yung game ato ko. Sulayan yun ka kung tinuod pa yun ka nga nagbalik yun sa Ginoo. Ayun na sila kanayang pamanawi, paminawi. Ignore lang na ayaw pag istulya pa sa Diyo lang. Muhunong na na kay si Satanas, undan na na siya. Kung matakas na na kay wala ka matandog. Ingat na purpose akong kaugling ng Paisoon. Ay kung natandog ko ako, dugay na ko, ako ninyo makita din eh. Kaysa akong pagsulat hindi nga lugar, grabe kaayo ang pagkuhan sa ako ni Satanas. Gusto yun ko niya nga, pinimig yun ko niya ang batakon, aron yun ko mahulog. Amen. Pero ako yung panikamutan, mag thank you.
kaguban sa pagtataas ng mga kamot. Daghan kayo ng mga pagkulang sa Ginoo. Awit ito nato ang tulong ng Ginoo. Sa iyo, Lord, narinig kami, Lord, yan.
Kumpani kami ng mga adlaw ng mga Diyos. Isang paman sa inyo ulit ko na mamahal. Kung tabuli ang pinitan, nasanta kami na dahil na napagod sa inyong tulong. Kaway kapawa at iawa sa paglilipong pagliliklan at pagpangawag sa inyong mga usahin. Tabangin kami dito po ngayon ng mensahe karong adlaw. Makaabot sila kasing kasi o wala ito ang tanong makaagaw din niya. Huwag tabangin kami, Lord, na tinig ang mensahe ngayon mong ipaabot ka. Mabuhi sa matatisang kasing kasi. Huwag niya at Lord, yung oras, Lord, walang lain mo ang inapayaw ng kasalaman. Ikaw ang Diyos, kapag ito ang kasalaman ko sa iyo. Huwag salamat tinig ang unitang Lord sa iyong pagbukan, pagbuwas sa kanang trabaho ni Satanas sa aming makinabuhi. Espiritu sa kabugatong, Espiritu sa katulugon, Espiritu sa lahatong, Espiritu sa malaka, Espiritu sa katulugon, Espiritu sa paglatagaw sa kamuna. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ginawas ang inabuhi at kanang. In Jesus, gawas ka ng inabuhi. Salamat din ang Diyos sa iyong katubagan, sa iyong pangunin, sa iyong pagpasin. Bawi sa tanas. Kung kaming tanan, may mo na buwas noon, balipayo na kanilawag mo na hininaw sa iyong masahe. Bilang inyong malagyan, inyong ginamit, ihugi, kung sari ako sa iyong langsir. Ganita ako, Lord, na may iyong kalamit mo. Kung tabangi ako sa iyong kaalam, papangin mo sa aking ihugi. Kung hindi mo sa Lord, yan, sa panahon at isulat, ang unang kaming tanam sa iyong hamilin. Kung wala na mo ang nagsalamatan, tugyan ang pero dito sa impyerno, kung masunog ka dito, wala na yung tambal. Amen. Amen. Habang buhay ka dito, sigag hilak dito, sigag tiyabaw dito, ang ipong-ipong mukagot sa kasakit. Amen. Amen. Pero kung ikaw matarong na kay relasyon sa Ginoo, huwag katunay ka na kapimita sa presyo sa Ginoo, ang sala, ibiyaan ang Bible na kaingon na makasulot pa sa Ginoo. Amen. Muli nga ilang tulo, ako abin yung bilang pastor, daghan ako'y pastor ngayon, daghan ako'y simbahan ngayon pinagala. Wala hindi ko nagatundo sa mga membro na kung malimba mo, okay lang ang bisyo. Wala po ko nagatundo sa ilaha na okay lang ang pagtaya sa rasto. Wala po ko nagatundo sa ila na okay lang ang pagbisyo. Amen. Amen. Wala po ko nagatundo sa ila na okay lang ang mutsaka. Amen. Kaya ako, nagatundo ko, kay hatlo ko sa Ginoo. Kaya pasi, pabot na naho nga kami ang silutan. Amen. Amen. Muna nga mutulog yung sa tulong sa Ginoo, nga ang gingari sa Diyos sa ato nini sa kalibutan, isara. Amen. Kung sa'yo ituyo sa Ginoo pagluwas ato, isara. Sala lang. Amen. Amen. Muna na isa ang giluwas sa Ginoo sa ato, sala. Nganong gibunanan siya, nganong naging tadyakan siya, nganong ipakasan siya sa cross, nganong ibutangan ang tulog ang iyang ulo. Grabe ang iyang pag-antos mayroon sa bukid. Tapos gilangsak iyang kamot, nagtatko kayo ang bungkit. Gitusok ang iyang utok-uto. Huwag nabuhagay ang dugo o tubig. Huwag hantod niya namatay siya. Kaya iyang bumba na po para sa ato. Aron maluwason kita sa atong sala, kaya kung di kita maluwas sa sala, impyerno ta. Amen. Muna nga kami nang binabalik-balik, nga, di kina ito magalita ang lugar sa impyerno. Isa yung mga tao, okay lang ang impyerno. May mga yaga, okay lang ang impyerno. Muna nga dagang magyapo naghihimo bisyo, dagang yapo naghihimo sa mga butang na dilip malipay ang Diyos, kaya wala sila yung handlok sa impyerno. Amen. Amen. Pero ang Bible, nagasulti, ulihi ang pagsisisi. Amen. Amen. Ulihi ang pagsisisi. Muna si Pablo, dautan siya ng tao, grabe siya ka mamamatay ng tao. Si Apostol Pablo, dautan siya ng tao. Pero sa panahon na nasaktan niya ang pulong sa Diyos, iyang iusap ang iyang kinapoy. Ang iyang kinapoy siya unang puno sa kalibutan, panahon na siya itawag sa Diyos. Iyang ginawat Diyos iyang kinabuhi, iyang ipatay ang
mga unod-unod nga tinuha. Amen. Amen. Iyang gisaysay, nga gusto na ko niya himuon ang tanan, wala pa rin sa akong reading, dress ako mag, naigitoblo ang Holy Spirit sa ako. Sa Roma, gisulti ni Pablo ni sa kalibutan on pa siya, pamina ko igsuon. Sa kalibutan on pa siya, iyang ming, muna ang iyang kaagi sa kalibutan on pa siya. Ang title ini, duwa ka kinaiya sa tao. Disaysay niya, kaya mong niya ang kaagi siya kinabuhi. Nasayod kita na ang balaod sa Espiritu, tauhanon. Espirituhanon, apang unun-unun. Amen. Ito siya. Di ba na kita niya upang kang Kristo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Okay, papatuloy. Di ba na kita niya upang kang Kristo aron maghari upang kaniya dito sa kalangitan. Di buwan niya sa Diyos aron sa umabot ng panahon, ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diya sa kaayong ayan, ipakita ka na ito, pinagi kang Yesu Kristo. Napa? Kaya pinagi sa pagto, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos, dili ini inyong buhat o dili gasa sa Dios, busa walay makapasigabo niini sa litili man libuma sa inyong paningkamot. Amen. Mga binuhat kita sa Dios, kung ibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron sa pagbuhat, magbuhat kita sa maayo nga maayo iyang tuyo alang kanato. Amen. Amen. Palapagan nato ang Ginoo. So ingon si Pablo, iyang isaysay ang iyang ginabuhi nga dapat ang isa ka tawo nga nagapangalagad sa Ginoo, isa ka tawo nga naay relasyon sa Ginoo, kung nakapatuman sa relasyon sa Ginoo, dapat makinabuhi na siya maayo. Amen. Amen. Makinabuhi na siya kanang kanang gipanghaw na. Amen. Kaya ano pa mingon si Pablo nga kita patay si una. Ingon sa balik sa uno, nga nung nagingon si Pablo nga patay kita. No? Klaro, apat ako kayo ang gulong ilagugma sa Diyos, alam ka na ito, bisat gani, kanya ito, patay kita sa Espiritu, tungkol sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya. Mora na ituyo sa Ginoo sa ato, nga nung gibanhaw kasi magluluwas sa Ginoo sa sala, patay ka sa sala, patay ka sa Espiritu. Amen. Amen. So kung ang tao patay sa Espiritu, ang tao patay sa Espiritu, ang iyang muna-muna na puro lang kalibutan. Amen. Amen. Puro lang nasa kalibutan ang patay sa Espiritu. Tanawan niyo na patay. Spiritual man ang isgutan na ito. Spiritual man ang kamatayon. May istorya at patay sa kalibutan nun. Kaya nang patay sa kalibutan nun, abin niyo, isun, dili na nang istorya. Isun, sa unang mula tawag, dili na nang mo, dili na nang kapati. Amen. Amen. Isun, sa unang mula, patutok niya sa iyang kabaong, isun, naong pa niyo na, dili na ginang sa mumata. Kaya nang nang patay, dili na sa mulimo, dili na sa istorya, dili na sa mukaon. Amen. Amen. So kung patay, wala na. Amen. So naingon ingon ni Pablo, patay ta sa Espiritu. Amen. Patay ta sa sala. Amen. So na mo patay di ay dili ta makahimong sa buluwato sa Ginoo. Nakuha ko ninyo? Amen. So kung patay di ay ang tao, dili na sa makahimo, dili na sa makapalakpak sa Ginoo. Dili na sa kaliyo. Nakita ko mo patay nga kapamalakpak. Kung sa kanya sa design ng pamalakpak yan po? Pakpak. O, pasensya lang mo kay Ilunggo ko. Ilunggo. So, ang patay, hindi na makadahig, hindi na makalukso. Amen. Amen. Nakita ko mong patay ang kalukso? Mayroon silang bulto mo ito, Pastor. Amen, no? Wala kayo makita ang patay na nagadahig sa Ginoo. Amen. Kaya na sila si Hilo Kalungana, basago ninyo ang Salmo 115 verse 17 sa inyong Bible. Salmo 115 verse 17. Ang taong patay na anas sa Hilo Kalungana, dili na siya makadayag sa Ginoo. Amen? Amen. So nagigaw ng Bible, kung patay na, dili na makadayag, dili na makapasalamat, kaya na sa Hilo Kalungana. Kita, patay uno sa Espiritu. So, ang inapasabot niya, kung patay ka sa Espiritu, wala kay ka ng musipa. Amen. Amen.
Kung patay ang tao sa espiritu, wala na sa ganang musimba. Di na sa ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Di na sa ganahan budayik sa Ginoo. Di na sa ganahan wapin sa mga prayer. Di na sa ganahan makapin sa Bible study. Muna ang patay ng espiritu. Amen. Amen. Ibalik na ako sa inyo ha, kalimutan kung patay hindi na maka-estudyo. Amen. Amen. Bisyan niyo pa ng kapag-pago ng yung kabao, hindi na hindi na mutindo. Amen. Amen. E patay naman so. Muna abit na kung patay ka sa espiritu, hindi na makalayo sa Diyos. Amen. Amen. So muna maging laro ni Pablo na dapat kuno mabuhi ka. Dapat mapanghaw ka. Amen. Amen. Mapanghaw ka upang kang Kristo. Kung sa manay ginaiya ni Kristo. Amen. Ang ginaiya ni Kristo sa kusog mo sa iyaw, kung sa paha. Magsalamat sa grasya sa Diyos tungkol sa itong pagkamakasasala at kita iya ni Luwas. Ipagkakatiyan tanya sa krus, maroon nga kita mahimong mataro, balaan, o pag-inapuhin na sama ka niyo. Isunin din nato itong mga una-unang kasing-kasing kung sa Ginoo. Ito gusto niyo na Ginoo. Ipiyo nato itong mga mata na ngayon kapasayuhan sa Ginoo. Halimbawa sa itong kasing-kasing natin magkinaiya na galing masuko. Natin kasing-kasing na kusog ka mamalikas, kusog maghimantay, gahi mo itong mga bulang-butang sa itong isika tao. Dilit nagapugol sa itong babalingon. Natin mga paghihanakit sa itong kasing-kasing. Halimbawa ang itong kasing-kasing ang ato muna ng kasing-kasing ganunay nagahuna-huna sa mga kalipay sa kalimutan na ato inuun sa Ginoo, ipausap na ito sa Ginoo ng inyong halimbawa sa itong ginabuhi natin mga bisyo kung gusto niyo mausap mabago inuun sa Diyos ang Ginoo lang yun ang makamausap sa itong ginabuhi atong istorya ng Ginoo ninyo ng oras mga ito pa sa Ginoo sa Ginoo kasing-kasing kapag istorya sa Ginoo. Taga na itong panahon tayo na makapalot ang gumit-gumit sa Ginoo. Kaya Ginoo, naasa po mga ginagawin na roman. Ang pahit ng nagasulti ang atong problema sa Diyos sa lahat. Kung ang sala nga nilip mawala sa itong ginagawin, hindi na itong masulintir sa Diyos pagdalang isa daghang problema. Magdala niya sa mga kapungaton, mga paghinanakit, magdala niya sa palagian, mga sakit. Nagdala niya siya sa mga problema, mga gulanan, mga kalisdanan sa mga ginabuhi. Nagdala niya siya sa walay swerte. O rato lang ito yan kay Ginoong Jesus Cristo. Ngayon ang Diyos, Isaiah 1:18. Bisa mong sa kapulas sa kong sala, kung ikaw makipaghusay sa Diyos, mulungon sa Diyos, ang imong pula sala, paputihon sa Diyos. Ngayon ang Apostol Pedro, pag hinursaw ka mo sa inyong mga sala, ubalik ka mo sa Diyos, kaya Diyos muli Diyos sa inyong mga sala. Kung na kami na may kasukot, kasing nakit nga pag hinanakit sa inyong isika tao, yung suon. Kung na kay kaaway tuloy, ang inyong kaaway, yung naan, yung pastayo mo po na ikaw. Nilitaan kayo bulungot sa itong isika tao. Kung kita doon na tayo relasyon sa Ginoo, di kita maghimo o mga butang-butang ang mga istorya na nilipalipay ang Ginoo. Wala ako na ito ang mga panglipa. Atong isurrender sa Ginoo. I-release na ito sa Ginoo. Itong yan sa Ginoo ng tanan. All surrender. Isurrender na ito. Kung natang mga kapulaton sa kong kasing-kasing na kayo mga problema sa kong panimala ng Ginoo sa Ginoo. Ang Ginoo na dito pa kung siya tuwi na kasi. Tumuhi siya. Kali mo amahan. Doon sa samong mga kaigsunan karoon na ni-anini ka lang. Wala pa ko nakakita sa ilang kasing-kasing sila kung nanaapan ng Ginoo Diyos nakakita sa ilang kasing-kasing o una-una. O kaya sila ka na, Lord, yan. Nag-surrender lihan ka niya. Kasi may mga bugaton, may mga hinanapit, may mga problema. Ang ilang mga panmalay nga puno sa kagubon.
na sila'y mga kalisdanan, na sila'y mga balatian niyo. Inaniyo ko lang na namin mong pagpastamin, pagi mong pagayo, pagi mong pagpahilo po sa Panginoon. May pagiging naman Diyos sa inyong mga katawahan ng inyong mga anak. Sa mga kaburanon, sa mga kapos ni Satanas. Magbali sila sa mga problema. Magbali sila sa mga paghihinatangin. Magbali sila sa mga kalistanan. Uy, hindi pa ba? Hindi sa Satanas sa mga paghihinatangin. Magbali sila sa kagumot sa ilang mga panimalay. Magbali sila sa kaluyahon. Salamat sa mga butang ngayon ng gilin mo sa mga tiyabuhin mo.
ayaw kaulaw sa inyong katupad iksoon, pasalamati ang Diyos. Pauhi ang Diyos sa inyong kasing-kasing karunaan. Amen. O Ginoong Diyos, iningat, Lord, na napatayon kami sa pagpasalamat kanina. Amen. Sa mga butang ay inubihin mo karunaan, Lord. Sa iyong presensya, sa iyong papanguhan, matagusan niyo ang Diyos. Kapag hatag niyo kagawasan sa matagusan ng pamangkin ng buhay. Amen. Sa among mga kaisuran nga niya karoon dito ang Diyos. Yes, Lord. Inangyo na mo ang imulang spirito sa pangsilyo ng inyo. Ngayon, di ka karoon hantot sa iyong pangbalik. Masinati na mo ang iyong gumawa ng kalipay at kapatuhan sa iyong kinabuhay. Magsalamat, Holy Spirit, sa iyong pagpamuhan sa pangsilyo ng sa presentasyon. Amen. Nagigan ka ron, malipayon kami. Hangtod sa pagbalik ni mo, Lord, mausa kami sa iyong mga gulat. Amen. Salamat naman sa iyong katubagan sa mga pag-ampo. Salamat sa iyong gahong, sa iyong pagwasa, sa tanang trabaho sa tanang sa mga kinabuhi. Yes. Huwag kami mahimong gawas ng malipayon na walang katapusan. Pag inoon niya ni Anlaw, Lord, walang mga kinakupir na tuwian. Ang mga kinabuhi, hindi alam ang kami mo. Huwag siluhi kami, huwag gamitan kami sa tanging napangin. Huwag salamat sa iyong paggamit sa mga kinabuhi, sa iyong pagsulat sa mga pangalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Salamat sa iyong pagpataliwala, pag-ubang, salamat sa pakasaluan. Pag-inig ka ng Lord, pasigunggan ka namo sa pangalan ng Cristo Jesus. Amen. Amen. Dito sila, tinatubang ganyan. Okay. Mora niya, Nino, Obina? Kaya Nino, Obina? Mora niya sila? Okay. Atong ipasabot, unsa ang hangad. Amen. No? Aminaw din mo. Ang bunyag, kung ang hangad nahi. Amen. Ang Bible nagasulti, na ang bunyag, kung ang hangad nahi. Amen. Amen. Okay, trita mo agi sa bata ang si Jesus. Si Jesus, ang pulong niya sa Lucas, nagsulti nga sa pagkatao ni Maria sa iyaha, pagawas at yan ni Maria, si Jesus, pag-abot sa walo kaadlaw, gituli siya, kaya Hudyo man siya. Gituli siya, pagkawantuli, gidala siya dito sa templo. Okay, patawa na ako. E doon sa pulong sa Ginoo, panaminaw mo, sa abot niya, kung saan halal. Nga kailangan ang bata, ihalag yun sa Ginoo. Kaya palikon ako, ni bata, ang puso iya sa Ginoo. Ang kinabuhi iya sa Ginoo. Amen. Kung wala'y puso ni mama, nagyatag sa Ginoo, dili maguwas si bebe. Amen? Amen. Kung wala ang Diyos na nakuumulihin, dili maguwi si bebe. Amen? Amen. Muna nga ang tanang iya sa Ginoo, dapat ihalag natin pagbalik sa Ginoo, kay iya sa Ginoo. Amen. Kung kining bata, mama, papa, kining bata, ipiyala na sa inyo, ha? No? Ipiyal. Dili ka mo mo'y takiya siyang kinabuhi. Napa ko ninyo? Amen. Ang takiya lang kinabuhi niya, Ginoo. So, ipiyala lang mo niya na kanakabata, pada ako ninyo na naapagmaymay, na ipagtulog sa ulo sa Ginoo. Magdako sila nga, magdako siya nga, na ikahatlog sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Ano nga ang paghalag, ngano mo ba ang taong Nino o Nina? Kaya kini sila, mga Nino o Nina, kamo ang witness, kamo ang ikaduwa ka papa, kamo ang ikaduwa ka mama. Alam ko, kung may problema ang bata, kung di masulpan sa papa o mama, dito na mo, patapang sa Nino, Nina, o patapang sa Nina, o patapang mo sa Nina. Pero kung ang Nino, trabaho sa Nino, kung may problema ang inyong inanak, ang inyong anak, alam ko, buduhol sa inyo, ha, Nino, may problema ko. Ayaw ninyo pagluhan sa mga butang na dili makapalipay sa Ginoo. Kuha ko ninyo? Amen. Ay, ang mga ninong magod na kumuduhan sa ninong, dalot sa inuman. Amen? Amen. Dalot sa
inuman, namiruman akong lalaki ang inaanak, kapagin mo na. Sabi na yung papa ni Andrita, inom na. Wow. May mong buhuhin ang bata. Amen. Amen. Pero kung may problema, may mayan. Tunduan, no? Right. Namiruman ayun sa ulo sa inong. Huwag na yung bigasin sa inong. Kung unuol ka niya ang inaanak, madala na na siya kung December. Ninong-ninang, magpantayin mo. Pag unuol ka niya ang inaanak, kaya yung bata, makuta naman na, ma, pa, pinakabuka kong inang. Ma, pinakabuka kong inong. Ang muna-una sila sa bata, agad ng lubrigalo pag December. Amen? Amen. So, muna nga, masakta na ito. Bisuwa kayo hinatag sa inong regalo sa inong inaanak, ang pinakamingkot na regalo sa inong inaanak, ang pag-ampo. Amen. Amen. Ang pag-ampo mo na pinakamingkot na regalo. Ang pagtunlo sa pulong sa Ginoo mo na pinakamingkot. Amen. Kaya kung regaluan niyo ang kwarta ko, wala ka na. Yes. Ang kwarta, na may patuhan niya, di ito sa ayin, tama. Amen. Amen. Pero kung ang pagtunlo niyo, ang pagtunin mo sa bata, mo yung ito. Exactly. Yeah. Nakuha ko ninyo, Nino. Amen. Kulay ko ako, pari man na, kulay problema, muhato sa inyo pa na, huwag kayong hita mag-inag Nino. No? Dala ka po na ang pag-aimay, dala ka po na ang mga regalo. No? Tapos, kung halimbawa ang bata, kaysa katuling magbubuhan, hindi na bumagawag sa katuling. Sa panahon sa katuling pa ko, ditunduan kami sa mga pare doon na kung ako magbinitan ng katigulangan. Nga kung ang bata po nung mag-wish, anak, mamanasin ang unang tunlo, mga katigulangan na itong anak. Halimbawa, kung mag-wish ang inyong inaanak, hindi mo musugod nga, anak, ang inyong mag-wish ang pamot. Nakuha ko ninyo? Anak. Amen. Amen. Pag-alabawa ko, mag-bless ko pa, ma-nino, pagpapadulong yan ka mo, imo siya sugatun sa anak na yung kamot sa katang. Kuha ko ninyo? Amen. Kaya ang panalangin, wala sa likod na ang panalangin sa panat. Amen. 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 Kung isang may trabaho sa inyo, kung ako ang sildo, asang magkakuha ang likod o ang ito rin. Kung ay muhatag sa inyo, hudawa, nasa ang gadawat ang kulog o hayag. Pamangin kami doon, yung isang pamasa ang pamakuli sa mga kaisunan ako ang mga trabaho ang trabaho sila ang ginahiyaw ang iyong papakuhan ang iyong pagpataliwa lang sa ilang isintasi likay mo ang tanan doon sa mga kapahamakan mga disgrasya, mga problema mga balatian huwag kami nag-aampun doon, nag-aampun kami mo kaming tanan, panalangin ng Diyos. Panalangin lang mo kami doon na hindi ka kami malipayo, malinaw o taas na paindo ang mga kasintasi. Kasi kami, Lord, may tagal mga pagsulay sa pagawas ng mga pinagalaki. Tagal mga pagsulay sa gawas, Ginoo, mga panunod na salin kami kung naakasang ginabuhi o hindi na doon ng pausa. O ginawin Diyos, sabi ka na mo, ang imong papanalangin, ang imong papahunan, ang imong pag-acting sa mga ginabuhi, Lord. O ginawin Diyos, nini, sa mga sa pimpin pamilya na naghahalap ka rin sila anak, Lord, makapalangin ko saan sila mga ginabuhi. Ang ako mga bisita, Lord, kanya nila ka rin, ang inapil, nilingang po ito sa mga panalangin sila mga tinabuhi, Ginoon Diyos. Panalangin lang ito ang ilang mga gusto, ilang trabaho, makabilis ka sa tanan. O Ginoon, ikaw ang masalikan sa pagtakbo sa tanan ng mga tinabuhi. O Ginoon Diyos, salamat Ginoon Diyos sa mga tinabuhi, gikan sa ato ngayon sa pagkataan, Lord. Kasalamatan na mo ang imo pagpanalangin sa mga tinabuhi. O Ginoon, oras na Lord, dinadiklaran na mo ang tanang trabaho sa iyo, na sa pangalan ni Kristo Jesus, namumukag na nawasak in Jesus name. In Jesus name. Huwag kaming tanang pagpapauli na malipayon puno sa panalangin. Ang may balatian, wala na'y balatian. Ang may problema, wala na'y problema. Pinaagi sa pangalan ng Kristo Jesus. Ang may kalisdanan, wala na'y kalisdanan. Pinaagi sa panalangin ng Kristo Jesus. Huwag wala na kang tugyanan ini. Kau lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Ang tanang may dinahong kong magayon, magsabay, yung pagpapakalangin.